Pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtuturo. Humugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mag-aaral. Maging inspiradong guro kasama sina Teacher Zaisel Mike at Teacher Gretchen Nokos. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa pagsama sa amin ulit dito po sa Inspiradong Guro. Ako po si Ma'am Zel Mike at ako po ay nagpapasalamat sa mga nakikinig dito po sa Bicolandia at ang mga nanonood po sa ating Facebook Live sa Facebook, no? Facebook live stream. Maraming salamat po. We would welcome po your comments and we would welcome your mga text messages, no? Kung gusto niyo po kami ma-contact at gusto niyo sumali sa ating diskusyon. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong linggo? Alam ko ang mga teachers excited. Excited na tayong lahat kasi one more week, no? Isang linggo na po. Alam ko na napakadami na pong piniprepare ang mga grades na mga marami na pong puyat, no? Sa dami ng forms na kailangan i-fill up, maraming bagay na kailangan i-compute, maraming bagay na kailangan checkan at ihabol. Kayang-kaya mo yan, teacher, no? Nakapagpabakuna na po ba kayo? O isa pa yung concern natin, no, yung ating pagpapabakuna. Sana po ay meron na, no, na supply ng bakuna po sa inyong mga lugar. Kamusta ang nakaraang school year? Na-imagine niyo po ba na matatapos ito? Iba, no, pag iniisip natin, parang feeling natin, parang hindi siya matatapos, no? Pero tignan mo, matatapos din pala. Matatapos din naman pala siya. So, parang kailan lang, hindi natin alam, magbubukas ba? Magkakaroon ba ng klase? Ano bang mangyayari, no? Remember nung na lockdown tayo nung March of 2020 and then we didn't know kailan magbubukas yung school year 2020-2021. So ngayong linggo po, yan ang gagawin natin, no? Subukan nating balik tanawin, no? Let's try to look back on the school year that's about to close. Kasi alam ko po na naging mahirap ang school year na ito. Pero kahit naging mahirap siya, parang lahat tayo, no, kailangan ng congratulations. Kasi kahit pasabihin ng iba na napakadaming mali, napakadaming kulang, ito po ay iginapang, literal na iginapang po, alam ko, ng mga kaguruan at ng mga estudyante at ng mga pamilya, no, mga nanay at mga tatay. So, yan po ang topic natin for today. Also, magbibigay po tayo later, no, ng isang, let's try to discuss an article. May article po kasi tayong nabasa regarding mga best practices, no, yung mga dapat sanang ginagawa natin at sana magawa natin sa susunod na school year in preparation of the next school year. Pero bago po ang lahat, kung gusto niyo po, no, we are very, very open to all your comments. So, please, no, kung pwede po, you can comment dyan po sa ating comment box. You tell us where you are watching from, saan po kayo nanonood. And also, pwede din po kayong mag-text sa amin. Ito po ang ating text numbers. 0946-763-9858, 0929-359-4298, at 0915-931-7184. So, aantayin po namin ang mga text messages ninyo.
alam niyo kahapon, nagkaroon na kami ng usap-usap, no? May mga kausap po kaming guru kahapon because we want to hear it from the people in the grounds, no? Yung talagang nasa front line. So ito pong episode natin is actually going to be a two-parter, dalawang parts po siya. Ang unang part niya, we're going to talk to students, no? Meron po tayong mga nakapanayam na estudyante at subukan po nating pakinggan ano ang naaalala nila sa 2020-2021. Ano yung pinakamahihirap at ano ang mga tagumpay at ano ang mga hamon para sa susunod na school year. And then next week, maririnig naman po natin yung side ng ating mga sariling inspiradong guro. So I'd like to shout out, no? Shout out po kay Ma'am Neth Silario ng Cebu, kay Ma'am Suiza Almeida ng UE Manila, kay Sir Alfred Mercado ng Isabela, kay Ma'am Celeste Bunao ng Manila, kay Ma'am Avic Guerra ng Batangas, at kay Ma'am Jacqueline Mitra ng Santa Rosa, Laguna. Napakasaya, no? Napakadami nilang ideas doon sa discussion na yan. And we will share that to you next week. Okay? So ngayong linggo po, umpisahan natin ang ating usapan dito po sa Student Talks. Sa Student Talks, pag-usapan natin ang school year 2020-2021. Good afternoon, everyone. My name is Mark Arzamora from Daraga Community College and a fourth year student. Ano, sir, ang course na tinitake mo po? BS Ed, major in biology. Ay, biological science. Future inspiradong guro pala ito, Ma'am Gretchen. Kabaro natin si sir. And of course, yung ating dalaga. Hello po, ako po si Eileen. Grade 12 student from Malabog National High School. Okay. So, welcome po sa Inspiradong Guro. So, siguro umpisahan ko, Ma'am Gretchen, no? Balikan natin ang nakaraan. Umpisahan natin sa, natatandaan nyo ba yung initial reaction nyo? Yung unang-unang reaction nyo nung sinabi po ni President Duterte na lockdown tayo. Nung March 16, 2020, lockdown. Wala nang pasok. Walang klase. Ano po ang inyong mga initial reaction? Siguro umpisahan natin kay Ma'am Eileen. Ako po, nung in-announce po na nag-lockdown nga, magkakaroon ng lockdown, mag-stop yung ano yung, ay hindi naman po mag-stop. Ano, patapos na po yung school year na, nakakalungkot talaga kasi yun nga, parang nakakagulat naman na pangyayari yun. Yun na pala yung last na pinapagkikita ng mga classmate ko. Hindi ko inakala na pala kami magkikita kasi quiz ata na lang. Magtitest ata kami kasi. Tapos sabi ko, grabe, nag-review pa naman ako. Yun, yung kinaumagahan na nun, sabi daw, wala na mo yun na daw punta sa school. Yun yung nag-lockdown na nga. Oo, no, grabe, hindi na yung akalain na yun ang huli lang pagkikita. Nakakalungkot naman yun masyado. Si Sir Mark, naalala mo ba yung narinig mo? Walang pasok. Yes, ma'am. I still remember na mga second sem ata po yun ng third year po ako. Mm-mm. And finals na po ata no namin eh. Mm-mm. At talaga pong nagulat kami during that time kasi ang alam namin, pumasok kami hapon, kinaumagahan, lockdown na, and nag-expect kami na matatapos pa po namin yung exam bago po magkaroon ng ganun. So, grabe yung paghihinayang po during that time kasi matatapos na kami, isang exam na lang, tapos na yung third year namin, hindi pa namin na-take yung ano. Iniisip namin during that time, anong grades kaya ang ibibigay sa amin? Kasi nga hindi namin natapos yung mga exam. Yun po yung iniisip namin, yung mga worries namin during that time. Pero may mga kaklase ba kayong natuwa? Kasi hindi naka-review? Marami po. Marami po. Madami. Mukhang mga studios itong mga kasama natin. Nalungkot sila. Pili ko kasi marami. Yung pamangkin ko kasing grade 1, ako tuwang-tuwa. No,
wala nang pasok, maaga yung bakasyon. So anong nangyari nung ano noon after nakatapos naman, no? Natapos naman yung school year. So anong at paano ginawa ng paraan ng schools ninyo? Paano niyo natapos yung school year? Sa college po, last sem noon, nag-aantay kami kung anong gagawin. Pero walang update from the school. Wala po kami na-receive na update kung ano yung magiging ipapagawa nila sa amin para at least mapunan yung mga days na hindi namin natapos during that time. Hanggang sa na narinig na lang namin, may grades na daw. So, natuwa ako at nalulungkot kasi hindi ko ini-expect kung ilang grades yung ibibigay sa akin. Kung deserve ko ba yung grade na ibibigay sa akin. Ah, so ganun. Kayo ma'am, sa school niyo, sa high school, paano ma'am natapos? Ano na yun ma'am, nakatapos na kami din ng mga grades. Almost tapos na din. Oo. Yung grade namin. Kasi yun. Parang last weeks na lang naman yun no? Hinihintay na lang po kami ng grade. Oo. Ma'am Aileen, paano sa inyo? Ganun din? Opo. Hinihintay na lang po kami ng grades noon. Oo. Kinabahan ka ba kung anong grade mo? Natatandaan ba ako ni ma'am? Baka niyo. Ma'am Zell, parang meron tayo. Parang may thought tayo dito na yung mga estudyante, napapaisip sila na na-record ba ng maayos yung mga ano ko, yung course ko. Tapos, saka, saan i-base, kung chinamba ni ma'am, kung chinamba ni ma'am yung grade, deserve ko ba yung chamba niya? Serte, pag diba? Mataas, no? Initially, ano ba, nakapag-adjust ba kayo? Ano ba yung, ano ba yung adjustments na ginawa nyo? Tapos, nakapag-adjust ba kayo kaagad? Ano ba ang inyong experience dun sa adjustment period na yon? Siguro umpisahan natin kay Aileen as high school student. Nung nag-start po yung class namin, noong October 5, tapos, syempre, na-adjust po muna ako kasi hindi ako sanay na nag-module tapos dito lang sa bahay. Yung ako lang yung mag-aaral mismo ng module. Ako yung iintindi. Kasi nasanay po talaga tayo ng school, di ba? May teacher na nagtuturo. Sa college po, medyo mahirap yung adjustment na pinagdaanan po namin. Kasi pag-educ kasi po ang course, expected na marami po yung ginagawa. At yung method po namin nun is asynchronous, pero more on online class po kami. Most of my classmate is hindi naman afford na magpa-load everyday, merong internet connection, doon kami part nahirapan. At hindi rin po lahat ng classmate namin ay merong magagandang cellphone or technology na pwedeng gamitin for online class. Doon talaga kami nahirapan. Pero ginagawa namin ng paraan kung paano namin maisasubmit lahat ng hinihingi sa amin on time. So, bale, ang ginawa namin, teamwork na lang po kami sa section namin. Tulong-tulong na lang kami. Kung sino yung willing magpahiram ng laptop for recording sa report, pinapahiram namin. Kung sino yung gustong mag-upload nung record na para masubmit para sa aming mga classmate, pinapakisuyo na lang namin. Kumbaga parang sabay-sabay kasi kaming nasa ganong sitwasyon at hindi lahat nakakapag-adjust. So tulong-tulong na lang yung ginagawa namin. Oo. I'm also wondering kasi 'di ba fourth year ka ngayon? 'Di ba may practicum kayo ng fourth year? Paano nangyari sa practicum ng mga EDUC students? Ang naging takbo po namin ng practicum namin, very different siya po doon sa usual na practicum. More on kasi na ginagawa namin is mag-gather ng modules, mag-disseminate po ng mga modules sa parents, and then mag-check po ng modules.
ako po medyo medyo pinalad. Meron po akong isang online class, pero mahirap din po yung mga na umaattend po doon sa isang online class na yun kasi I think ang student ko po doon is 10, pumapasok minsan 4, 5, oh. 6. Hindi sila oh. nakokompletong 10 po. Oh. So, pero ang ginagawa na lang namin sinisend namin online yung mga activities nila para doon na lang po nila gawin. Yung para doon sa mga hindi nakaka-attend po na online class. Mm-mm. Meron ba kayong ano? I am just wondering, Ma'am Grace, no? Kasi syempre nag-a-adjust sila. Meron ba kayong nakita sa mga teachers nyo na nakita nyo din na in-adjust din nila? I mean, hindi nila yon ginagawa sa inyo before, pero na-appreciate nyo na ginawa nila this time? Yun po. Yung sa side naman po ng teacher ko, na na-appreciate ko po, yun yung kahit mahina yung signal, nag-update pa rin siya sa amin, sa GC namin. Yun po. Oo. So, mas kumoconnect siya sa inyo? Nag-effort siyang kumonek sa inyo? Po. Tama ba? Sa amin po, siguro, lahat po ng teacher po namin nag-adjust. Kasi meron po talaga kami mga classmate na hindi po nakakapag-submit ng output on time. As in, ang ginawa ng teacher namin, nag-extend siya to the limit. As in, sila na lang talaga yung inaantay na makapag-submit po ng outputs. And meron po kaming classmate noon, I think nasa first sem na din po kami noon ng fourth year. Nagde-decide na siya kung magko-quit siya or magko-continue. Oh. Kasi nga, sabi niya, hindi niya na daw kaya. Wala na daw siyang pang-internet connection, hindi na siya sinusupport ng family para makapag-online class. So, ang ginawa po namin, nilapit po namin yun sa isa sa mga close namin na teacher at siya po yung nag-encourage po doon para magpatuloy. At kami po bilang mga classmate, ang ginawa din namin, nag-offer din po kami ng help kung paano namin matutulungan yung classmate na yon. May nagpo-provide ng load. More on na pino-provide ng mga classmate namin is words of encouragement. Kasi during that time, yun po talaga yung pinakakailangan ng mga estudyante. Ma-encourage sila na magpatuloy kahit na mahirap yung situations na pinagdaraanan po namin. Parang bayanihan, no? Curious naman ako sa ano, kasi given na gano'n na yung situation natin, nahirapan ba talaga kayo dun sa coping time o yung coping period na yun? Tapos, ano yung lagi nyong iniisip sa sitwasyon? Kaya, di ba pareho kayong graduating students ngayon? Gagraduate na din kayo. So, ano yung lagi nyong iniisip doon sa coping period ninyo about our school year, doon sa situation? Iniisip ko na lang po na makakaya ko rin naman ito. Mahirap nga lang, pero naniniwala po ako na makakaya ko po yun. Kasi, ano pa man, magagraduate na po tayo. Ngayon pa ba? I curious lang ako, dun sa mga classmates mo, ano yung madalas mong naririnig sa kanila? Yung ano, yung tumatakbo sa isip nila, may mga nasishare ba sila sa'yo? Marami po silang nasishare sa akin na, yun nga, about sa module na nahihirapan din sila, kung ano yung pag-adjust din ngayon na panahon ng pandemic, nahihirapan talaga din sila. Tapos, yun po, sabi nila, huwag lang daw po kami bibitaw kasi grade 12 na po kami. Ayan naman po namin. Sa amin po, mahirap po talaga yung pinagdaanan namin. Masasabi ko po na lahat po kami na challenge yung pagpupursige talaga nakita sa amin. Kung makikita mo, nyo po talaga yung GC namin, halos araw-araw may complaint sila na nahihirapan talaga sila. At ang always na sinasabi namin sa bawat isa, konti na lang, konting push na lang, matatapos na tayo. So yun yung naging encouragement ko sa kanila, naging encouragement din sa amin na huwag tumigil kahit na nahihirapan, kahit na magasto sa loads, kahit na ang internet connection, ang signal ay mahina,
sabi ko sa kanila, sige lang, push lang, kaya to. Huwag tayong susuko. Parang last week na tayo next week, no? Itong linggong to, July parang huling... July 10, no? So isang linggo na lang. Naging mas madali ba towards the end? Diba, nung umbis na talagang mega struggle. Pero habang tumagal, no? Naka isang taon tayo, natapos natin ang isang taon. Dumali ba in the end? Nasanay ba kayo? Nasanay na rin ba kayo na ganyan talaga? Putol-putol ang internet? Is it easier now? Opo, dumali-dali na rin po. Naka-adjust na po ako kasi araw-araw, plano ko na po ang pag-module ko. Alam ko na po na mag-module ako bukas. Bukas ulit, module ulit. Susunod, module. Hanggang sa maabot yung deadline talaga. Kaya nakapag-adjust na rin po ako. Sa amin naman po, naka-adjust na po kami. Dumating kami sa point na kahit napuputol yung internet connection, yung signal during online class, nakangiti na lang kami kasi yun naman talaga yung usual. Pero tinatawanan na lang namin yung situation. Unlike nung nag-uumpisa talagang stress ka na during online class, kasi nga may mga classmates kami na talagang gustong mag-participate during the discussion because of yung putol-putol na signal, yung putol-putol na internet connection. Hindi sila makapag-participate, so napoprostrate sila. Kasama ko doon sa napoprostrate dahil sa signal. Pero because nga naging daily routine na lang siya, nasanay na lang po kami. At nitong ngang malapit na kaming makatapos, mas dumali-dali yung sitwasyon namin. Napapa-ano na lang kami na, ay salamat, tapos na. Yun na lang nasasabi namin. Oo. Mamaya papakinggan natin kung sasabihin din ng teacher yun, Ma'am Grace, no? Ay, salamat, tapos na. ano ba yung parang life lesson na natutunan nyo ngayong school year dahil nga sa hindi normal yung ating sitwasyon? Siguro po yung lesson na natutunan ko sa sitwasyon namin ito bilang isang estudyante, is to never quit whatever man yung sitwasyon na pagdaraanan. Just do what you can. Huwag mong i-push yung sarili mo dun sa mga bagay na hindi mo kaya. Kasi may mga bagay talaga na meron kang may limitasyon or meron hangganan yung kakayahan mo dun. At hayaan mo na yun. Just give what you can. Ngayon po, yung natutunan ko po nung nag-pandemya nga, siguro, it's okay to rest, but never quit talaga. Kasi okay lang magpahinga, basta huwag lang tayo susuko. Kaya naman natin yan eh. Alam mo lang ako, sige ma'am. Na ano ko rin po yung kahalagahan talaga ng edukasyon ngayong pandemic. Hindi po importante, hindi po hadlang ang pandemya ito para hindi natin maipagpatuloy yung pag-aaral namin. Tama. Namimiss niyo ba ang school? Namimiss niyo ba sumara? Sobra. Talaga. Gusto niyo po, di ba dati saya-saya na estudyante pag umuulan sa gabi? Sana lumakas pa. Di ba? Bukas na lang pasok. Pero ngayon gusto niyo pumasok, no? Ano pa yung natitirang challenges? Ano pa yung nakikita niyo na, kasi pwede, no? Pwede na wala pong tayo ulit na face-to-face next year, no? Although graduate na, si sir, no? Graduate na. Pero si ma'am ay magka-college. Kung halimbawa, wala pa tayong face-to-face ulit sa susunod na school year, ano yung mga challenges na tingin nyo ay bubunuin pa rin ng estudyante? Ano yung mga gusto nyo sana matugunan, no? Na sana hindi na maranasan ulit sa susunod na school year? Yung pamumodule po. Mahirap po kasi. Mas maganda po kasi yung face-to-face talaga kasi pag sa school ka, pag nasa classroom ka, teacher mismo yung magtuturo. Tsaka mas maintindihan talaga, mas marami kang matutunan. Pero pag ito pong modular, sarili mo po, mahirap po. Kung hindi pa po talaga pwede yung face-to-face, module po ulit tayo. Wala po tayong magagawa kasi yun po yung dapat natin sundin.
Siguro po, ma'am, isang observation ko po, marami po ngayon ang kabataan ng pinanghihinaan ngayon ng loob. Kumbaga nawawalan sila ng interest, sinasabi may face-to-face na hindi nila na-realize setting ng mga kabataan ngayon is nantay na ahead na sa kanila, pinagpapatuloy yung ginagawa nila, ginagawa yung best nila. Pero may mga estudyante kasi na inaantay yung moment na magkakaroon ng face-to-face class, saka nila gagawin yung best nila. So, siguro malaking epekto po yun sa mga kabataan na ganun po yung mga thinking nila. So, yun po yung kinakatakot ko in the future na marami pong kabataan ng mamimiss out yung opportunities ngayon na mabigay yung best nila. Oh, meron kang masasuggest sa mga nakaupo, no, sa CHED, nakaupo sa universities, na posibleng sana matugunan ninyo ito. No, sana magawa ninyo ng paraan ito. Ano yung nakikita mo, Sir Mark? Ang nakikita ko po kasi, ma'am, na naging challenge po sa kanila is dahil overflooded sila ng mga modules, wala din naman nagtuturo sa kanila, self-learning din naman sila. Na-burn out yung isip nila kung paano nila gagawin. Siguro po, mas maganda po na i-bawasan yung mga modules na binibigay sa students. Ang nangyayari po kasi, ma'am, dahil yung mga modules late dumating, dahil po yung mga teachers is naghahabol din ng schedule na makapagsabit ng grades. Ang nangyayari po, natatambakan yung mga estudyante ng mga modules na sasagutan. Sila po yung nahihirapan. Siguro hingan namin kayo ng final message, no, para po siguro magpapasalamat na nakatapos tayo, no, sa inyong mga teachers at mga message din po para sa mga kaklase ninyo. Yes. Unahin natin si Ma'am Aileen. Ma'am Aileen, meron ka bang message? At ikaw ay wagi, no? Natapos mo ang 2020-21 na napaka, ano tawag dyan, nightmare, no? Nightmare school year. At ikaw ay buhay at nakatayo pa. Sige, Ma'am Aileen. Ako po, nagpapasalamat po ako sa teacher ko, sa classmate ko, sa lahat, dahil senior high school days ko, na-survive ko po sa tulong ko lang, kahit na nag-struggle din sila, hindi sila nagsasawang magbigay sa akin ng sagot, or turuan din nila ako sa, Kaya thankful po ako sa lahat ng teacher na sawang paghirap ang naranasan nila ngayong pandemic, nag-check ng mga mood, ng mga estudyante, kahit so, thank you po. Oh, and Sir Mark? Ayan, isang malaking thumbs up po para sa ating mga teachers and students na binigay yung best po nila despite po na ganito po yung sitwasyon natin. Alam po naman natin lahat po tayo nahirapan, pero still, we give our best para sa ating mga estudyante at para din po sa ating mga sarili. Good job, everyone. Congratulations, Akatomo Beach, para sila graduating, no? Yes, congratulations, Ma'am Aileen Maroliano. Wow, at congratulations din syempre kay Sir Mark Zamora. Sir Mark, inaantay ka namin sa profession, no? Malapit na. Mamukha mo, kasama ka na namin ito. Yes, ma'am. Inspiradong Guro. Thank you so much po sa opportunity na kayo ay makausap. Kasi syempre, iba yung perspective ng estudyante at iba yung perspective ng mga teachers. And of course, ako, Ma'am Grace, no, napakasaya ko na napaka-optimistic nila. Oo, nahihirapan. Pero yung nakita mo sa kanila, they are so resilient. No? Yung resiliency talaga yung parang nabuo eh. Na akala mo mababali na eh, no? Pero tumayo pa rin. At masaya sila. At gagraduate sila. Congratulations din sa mga magulang nyo. Ma'am Grace? Talagang ano, sabi nga ni Sir Mark, no? Kailan mo ba gagawin yung best mo? Kapag okay na ba yung lahat? Hihintayin mo ba maging okay ang lahat bago mo gawin yung best mo? So, talagang ganito yung kabataan natin ngayon, yung ating Generation Z. Sana marami pa katulad ninyo ang magiging inspirasyon din po namin bilang mga teacher. Salamat! Maraming salamat! Ano nag
nagustuhan niyo po, no, yung ating student talks. Actually, kami ni Ma'am Gretchen really found that maraming insights, no? Napakadaming insights po yung nakuha natin sa ating mga estudyante. And I think it really pays for us teachers, no, to really talk to them. Kamusta, no, yung totoong nangyari sa kanila ng 2020-2021 with the hopes na kung ano man yung mga mistakes natin, we would probably do better or totally avoid it, no, this time. Baka ma-avoid na natin yung mga mistakes natin. Considering naman kasi that 2020-2021, yung school year na yan, was really parang, yan ay parang eksperimento, no? Yan ay parang we really, really tried to cope with it. Kasi wala naman tayong, we didn't have prior knowledge. Wala naman tayo pong experience sa pandemya dati. So I think ano po siya, no? It's really commendable kahit na marami pa rin pagkakamali. Siguro lang, ang challenge ng 2021 and 2022 will be natuto ba tayo or hindi tayo natuto. And I think yan yung importansya ng pagbabalik tanaw. No? Kaya tayo nagbabalik tanaw ay dahil gusto natin na matuto. We would like to learn from it and being defensive about it or being, I mean, offering so many excuses, I think will defeat the purpose na tayo po ay mas maging mabuti, no? Ay makapagsilbi ng mas mabuti sa ating mga estudyante. Ngayon, gusto ko pong pag-usapan natin, no? Let's try to talk about, may nabasa po kasi kaming article written by Lindsay Mitchell na ang title po niya is 6 Strategies for Success in Distance Learning. Kasi diba po, kaka-announce lang na mukhang wala pa rin tayong face-to-face. At ito po ay mga natutunan, no? Natutunan po ito ni Lindsay Mitchell dun sa last na school year. And hopefully daw ay bilang mga guro ay ma-incorporate natin to, no? Ito yung natutunan niya from the practice. So, unang-unang nilagay niya dito na number one strategy is just be authentic. This goes for both students and teachers. Maging totoo. Ibig sabihin, kung talagang may problem tayo sa ating pag-access, we have to tell people about it, no? Hindi pwedeng, we cannot makisabay, no? Nang makisabay. Because sometimes, hindi natin talaga kayang makisabay. So, especially then for teachers, no? Kailangan maintindihan din natin, ano ba yung strength ko? What is my strength? At wag natin ipilit na ay yung teacher sa kabila, ang galing niya sa ICT, no? Ang galing niya, ganito yung ginagawa niya, umaarte siya, kumakanta siya. But that if that is not our gifting, then mahihirapan tayo kasi hindi siya totoo sa atin, no? So, ang sabi niya dito ay teachers need to be true to who they are. Whether it is distance learning, whether it is face-to-face, kung sino ka, yun ka. No? So, refusing to ever incorporate learners' unique characteristics will lead to instruction that will struggle due to lack of motivation and interest. We need to understand who the authentic learners are. Sino pa talaga yung mga estudyante natin? And also, sabi niya, hindi naman natin talaga kailangan. Siguro meron tayong mga technology na kailangan matutunan. Pero ang ating pagkatao, hindi naman natin kailangan palitan. No? Kung ikaw ay bubbly, then you should still be bubbly. Kung ikaw ay makulit na teacher, no, ikaw ay very thorough teacher, nandun pa din yan. No? You can put that there. You can also incorporate your interests. Incorporate your students' interests din. No? Huwag natin daw po yan kalilimutan. Another thing is sabi niya, importante daw pong characteristics natin mga teachers is yung pagiging pamilyar. Ano yung ibig sabihin ng pagiging pamilyar? No? As educators, sometimes we want to try all good resources we see. Nako, talagang malaking problema to ngayong distance learning, no? Lalo na po yung mga nag-online. Kasi sometimes we attend so many seminars, diba? Napakadami po nating seminars na ina-attendan. Ngayon,
we learn things, we learn new applications, we learn new programs, and then we want to incorporate it immediately sa ating classes. No? Gusto natin siyang isama. However, pwedeng ma-overwhelm kasi yung mga estudyante natin. At tayo din. Diba? Baka habang nagtuturo tayo, instead na yung tinuturo natin, yung focus natin, yung content natin, ang focus natin is, ano nga bang kasunod na pipindutin? Ano nga bang control yun? Nakikita ba nila to? Because hindi pa tayo talaga familiar, no? So, ang nangyayari is, nag-experiment tayo even during class hours. Yung mga online classes natin, it becomes an avenue of experimentation. So, maganda po is, oo, maganda na meron tayong mga bagong resources, pero at least subukan muna natin, no? Subukan natin, mag-trial tayo. Let's employ our other co-teachers, no? Sila yung mga manunood. And then pag bihasa ka na, pag familiar ka na, then you can use it in your class. But again, huwag masyadong madami, no? Kasi pwedeng ikaw ay familiar, pero ang mga estudyante mo ba, familiar ba sila, no? So, laging may matututunan, learning curve ng learning curve, baka wala na po silang panahon para sa totoong lesson nila. Another thing is, sabi dito, mas maganda pa rin, no? Pointing to being familiar and not overwhelming our students with so many techie stuff. Importante din po na maintindihan natin, sometimes the simplest explanation is the best explanation. Diba po, sabi nga po ng mga estudyante, nakaka-overwhelm, no? Na parang ang dami-daming pinagagawa, ang dami-daming komplikasyon, tapos hindi sila makakonek. But maybe we can become simple, no? Na when it comes to remote learning daw po, simplicity is often the key. So let us not reinvent the wheel. So ibig sabihin, kung gumagana naman, kung nakikita mo, no, na okay naman sa mga estudyante mo, you don't really have to innovate all the time. Ang goal daw po ng pagtuturo should be as easy access as possible. Ano ba yung pinakamadaling access as possible? Sinabi din po ng ating mga students, di ba, kung narinig natin, sabi nila, sana yung module, di ba, wag naman masyadong madami. Wag nyo naman kaming i-overwhelm with the module. Lalo na kung late yung pagbibigay ng module, di ba? Tapos biglang matatambak naman lahat sa amin. Sana naman bigyan nyo rin kami ng panahon, no? At I think really totoo ito, no? Kasi when I look back, yung mga pinakamagagaling ko pong naging teachers, yung mga teachers kong ang dala lang chok. Minsan nga walang dalang notes, eh, no? Lagan chok lang yung dala. Tapos, yun lang. Dala lang niya yung chok niya, tsaka yung pambura niya. So, sometimes, hindi naman siya sa pagandahan, no? So, hindi siya sa pabonggahan. Kasi minsan, yung bata nga, sobrang daming distractions, no? Kapag sobrang bongga. So, mas maganda rin na we have to understand din na madami din pong distraction na sa bahay. Since nasa bahay po sila, di ba, sinasabi nga po ng mga estudyante natin na yung iba nagtatrabaho. Tapos yung iba po wala ring places kung saan sila mag-aaral. O paano sila, di ba? So napakahirap din po. So siguro kung mas simple yung ating mga hinihingi sa ating mga estudyante, maybe it wouldn't be as hard for them. And also as teachers, no, maganda din po na tayo ay tumutok, no? Paano ko ba mapapasimple yung aking lesson? Of course, without sacrificing content, no? Hindi mo naman isa-sacrifice yung content. Pero the simpler talaga, the better. At isa pa pong nakita natin, no, na pinapakiusap ng ating mga estudyante at sinabi din po nila na isa ito sa kanilang, ano yung term nila, na-appreciate, no? Isa sa kanilang na-appreciate is yung flexibility ng kanilang teachers. Sa distance learning, we really have to be flexible. Hindi natin pwedeng sabihin, basta ito, ito na yon, no? So wala akong consideration. We really have flexibility. We should have to incorporate that, no? When we come to 2021-2022. Sabi po, ang flexible instruction daw, ibig sabihin, we give the students opportunity to express their understanding in a variety of means. Meron tayong hindi lang lahat
isusulat sa module. Hindi lang lahat ay essay, no? Maraming paraan kung paano maipakita ng bata na natutunan niya actually yung natutunan niya. Meron ka bang options, no? Like option 1, pwedeng gawin sa drawing, option 2, pwede kang mag-create ng kanta, option 3, no? Pwede kang gumawa ng poster. So whatever it is, no? So pwede daw na bigyan natin sila ng not only one fixed way to accomplish the task. Kasi nga po, iba-iba din ang expression, no, ng pagkatuto ng mga bata. So when they're given choices and options to show understanding, nagkakaroon sila ng control dun sa process. They get to control the process and they get a say. Meron po silang say, no, sa sarili nilang edukasyon. So pag ganun kasi, mas malaki yung odds. Mas malaki kasi, mas madami yung choices, mas malaki yung odds na may mahahanap sila doon, no, that would fit, no, kung paano sila magmatuto. Okay? And then, second to the last, no, naku, napaka-importante din po nito kasi sa dami ng papel na bumabalik po sa atin, no, nakita natin yan, naku, isa ito sa iniiyak ng aking mga kaibigang teachers is yung organization, the ability to organize our instruction, the ability to organize our papers. Siguro maganda po, no, na as we prepare for 2021-2022, tignan po natin, madami ka bang mga modules na nawala? Madami ka ba na hindi mo na maintindihan kung anong section ito? No? So, siguro napaka-importante nito. No? Hindi lang po yung organization ng paper, kung hindi, kasama din daw po doon yung organization ng instruction. Naka-outline ba sa bata kung ano yung steps na kailangan niyang gawin? Naka-organize ka din ba? No? Like when you do your online classes, logical ba yung sequence ng task na pinagagawa mo o patalon-talon ka from one task to another? Siguro itong mga to ay napakaganda, no, na mga, kumbaga, these are all reminders, no? Reminders po ito sa atin, mga guro, no? Kamusta ang organization natin? Kamusta yung mga papel natin? Na libing ka ba sa papel, no, nitong last 2020-2021, paano mo na survive, no? Ikaw ba ay talagang naghirap sa pagpiprint dahil nalilito ka kung paano, ano na ang naprint mo? So I think, no, napaka-importante po nito yung mga checklist, yung mga forms, mga flowchart, no? Nakakatulong po talaga siya sa mga estudyante. Okay? So pag nakita nila may mapa ka doon, no, kung o ito and then susunod and then susunod, I think kahit yung mga parents po, no, they would really, really appreciate this. And then also, sabi dito, kailangan concise. No? Pag sinabi natin concise, ano ba yung pinaka-importanting kailangan matutunan ng mga estudyante natin? Kasi pag natutunan nila yan, yan naman yung pinaka-importante. No? So, we should clearly communicate ano ba yung kailangan konseptong malinaw. Huwag mo na siyang masyadong lagyan ng palabok, no? So targetin natin daw ng diretso kung ano talaga yung gusto natin kasi wala tayo doon. Hindi po natin matutulungan, no? Pangalawa, huwag na masyadong maging critical. Huwag na masyadong maging critical doon sa mga, kasi na-overload yung students, no? Kung may isa po akong nakita, no, doon sa mga estudyante na na-interview natin kanina, is makikita mo talaga gusto po nilang matuto. Gusto po nilang wag bumigay. Pero with the so many assignments, with the so many overload, no, of things to do, yung pag-intindi, especially since hindi sila sanay, na wala silang guidance, at sila po ay nasa malayong lugar, wala po tayo sa tabi nila, at hindi natin sigurado kung meron din po, no, importanteng simple at napaka-concise, maikli, no, yung ating gustong ibigay sa kanila. It has to be extremely, extremely clear. Malinaw na malinaw. So,
Yan po yung mga importante, no? Kung gusto po nating ma-assist sila sa susunod na school year. Okay? So ito po yung tips natin. So let's just anong tawag dito? Summarize po natin, no? Una, be authentic, no? Let your personality shine. Let your interests and the interests of your students be part of your lesson. Be familiar. Aralin po natin ang ating mga gadgets, ang ating mga apps, no? Be simple. Maging simple lang po tayo. Huwag na masyadong madaming palabok, no? And be concise. That goes with that. Maging flexible. Bigyan natin ng options yung ating mga estudyante on how to finish. At maging organized, no? So, yan po yung ating tips for this Sunday. So, syempre, hindi naman po tayo matatapos kung hindi natin bibigay sa inyo yung pinaka-inaantay nyo naman talaga linggo-linggo, nakakatulong po sa atin sa ating holistic formation. So, susunod na po natin ang Teacher's Takeaway ni Ma'am Gretchen. Samahan natin si Teacher Gretchen sa pabaon niya sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's Takeaway. Congratulations, teachers and students! Patapos na ang ating school year 2020-2021. Sa July 10 ng Department of Education, according to them, magtatapos na nga officially ang school year na ito. Congratulations! Nailaban natin, naitawid kahit pa may COVID-19. Alam niyo, sa panahon ng COVID-19 ay isang pamosong salita ang ating patuloy na narinig sa mga Pilipino, sa mga pahayagan, sa radyo. Ito yung salita na patuloy na nagde-describe sa ating mga Filipino, yung word na resilience. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang ito? It is the capacity to recover quickly from difficulties or toughness. That is according to Merriam Dictionary. At sa Tagalog, ang ibig sabihin nito ay pagiging matatag at hindi natitinag or matitinag sa panahon ng mga problema. You know, thank God, we Filipinos are really blessed dahil tayo ay dumaan man sa maraming pagsubok, nakita natin na tayo ay pinatatag ng ating Panginoon. And to add more, the Bible speaks about paano nga ba tayo haharap sa mga problemang ito? Ano ba yung attitude na dapat meron tayo kapag tayo ay humaharap sa mga suliranin at problema sa ating buhay? But before that, na-remind ako yung sinasabi lagi sa akin ng aking teacher, ng aking Bible teacher. Sabi niya, tough times do not last, tough people do. Again, tough times do not last, tough people do. So napaisip ako, importante pala, what do I do during tough times? And James chapter 1 verse 2 to 4 is an answer to that. Sabi ng James chapter 1 2 to 4, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. You know, parang imposible na tayo ay maging joyful pag tayo ay nasa panahon ng kagipitan. But you know, again, as I'm always telling you, the perspective of God is different from our perspective. The word joy ay hindi nito ibig sabihin yung tatawa ka habang may problema. Okay lang, magre-relax-relax ka lang na parang walang problema. No, the word joy is sa Bible, ginagamit siya na kakambal lagi ng word hope.
yung hindi nawawala yung pag-asa mo at patuloy ka pa rin sumusunod, nananampalataya sa Diyos kahit may problema, yung iyong kagalakan na sumunod sa Panginoon kahit dumadaan ka sa mga suliranin. That is perfectly joy, the word joy or the meaning of the word joy in the Bible. And for our teacher's takeaway, naisip ko na bigyan na nga acronym yung word the joy based dito sa ating pag-uusap. And of course, from our learnings from James chapter 1. So let's start with J, or just pray. Manalangin ka. Alam mo, napaka-powerful ng prayer. At masasabi ko na sa panahon ng pagsubok, maraming tao ang humahanap ng iba-ibang forma, okay, kung paano nila isosolve ang problem. But the best form daw to solve your problem is to kneel down, lumuhod, at manalangin. Because the moment we pray, nalalaman natin ano ba yung dahilan at purpose ng Lord bakit tayo dumadaan sa mga problema. At syempre, nasa Kanya ang tunay na kasagutan. And let's continue with joy. O, dun tayo sa O. Obey God. You know, when we are in troubles, naiisip natin maraming bagay para gumawa ng hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kasi nasistress tayo, natatakot tayo, natutrouble tayo. So, the tendency is for us to work on our own. And it's dangerous. It's dangerous. Why? Kasi hindi natin nasusunod madalas yung Diyos kapag sarili natin yung susundin natin. You know, obey God. It's difficult sometimes to be honest, to be truthful, but those are the things na gustong gawin ng Panginoon sa panahon, gawin mo sa panahon ng pangasuliranin, and you have to obey God. And lastly, the word why. Yearn for more of God. Alam mo, kapag ang tao dumadaan sa pagsubok, lalo niyang nakikilala ang Diyos at lalo niyang gugustuhin na makasama ang Diyos, makilala ang Diyos, makita ang Diyos sa kanyang buhay. So, yearn more or long more for God. Joy. Just pray, obey God, and yearn for more of God. Again, what do you do during tough times is very important. Tough times do not last. Tough people do. And sabi pa ng James chapter 1 verse 2 to 4, sabi doon sa verse 4, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ibig sabihin pala, mga kaguro, hindi natin pwedeng sabihin na, wait lang, ito lang yung pagdadaanan ko. Itong suliranin lang ang gusto kong pagdaanan. Pwedeng hanggang dun lang. Ito wag na, kasi mahirap na yan eh. Sabi sa Bible, it must be complete. Perseverance must complete. Yung purpose niya must be completed in your life. Ibig sabihin, pagdaanan lang natin lahat, no? Hindi tayo pwedeng mamili kung anong problema yung darating sa atin. Sino nga ba nakakaalam na pwedeng mangyayari ngayon at bukas? Pero ang pangako ng Bible, ang pangako ng Panginoon sa atin, pagkatapos nito, ang lahat ng ito, you will be complete. Ang ganda, no? What completes a person? It's not the good things in his life, but actually the joy of continuing or continuously doing the purpose of the Lord kahit may mga problema, kahit may mga suliranin. Congratulations, mga kaguro.
Feel ko, hindi lang mga estudyante natin ang gagraduate ngayon. Pati tayo. It's our graduation. Graduation from all our fears, our anxieties, our difficulties sa paggawa ng ating mga forms, modules, pag-check ng papers. Congratulations! Good job, teacher! Let me pray for you. Lord, thank you. Lord, hindi sa'yo galing ang mga problema. It is not your nature na pahirapan po kami. But Lord, it is your nature as our Father to nurture us and develop us in love, in perseverance. Bilang isang ama, ayaw mo na kami ay maging mahina, and that you are allowing problems to come to us. Of course, with all your control, kasi kilala mo kami kung ano yung kaya namin, Lord. We trust you na ano man ang pinagdadaanan namin, nalalaman mo, Panginoon, ang aming kakayahan. And all your purpose is for us to be victorious. Thank you, Lord, na napagdaanan po namin ang year na to. And Lord, thank you because you are our strength. Lord, salamat. Hindi kami sumuko. Salamat, Panginoon, yung mga estudyante namin hindi rin sumuko sa amin. Naniwala din po sa amin. Lord, salamat dahil yung school heads namin, mga principals namin, sila po ay nagpakita ng leadership sa gitna ng pandemic, Lord. And thank you, Lord, sa lahat ng parents na naniwala po sa kakayahan namin bilang guro. Salamat po sa lahat ng sumuporta sa aming mga guro. Thank you, Lord, for your love and care sa aming mga teachers. Mahal mo po kami kasi maging ikaw ay isang guro. Thank you, Lord, for everything. Pagpalain niyo po ang programang ito at lahat po ng nakasama namin ngayong araw. Maging po ang mga nakinig, mga nag-comments, Panginoon, mga nag-share ng kanilang saloobin, Panginoon. Maraming salamat. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ulit ngayong linggo dito po sa Inspiradong Guro. Sana po ay makasama namin kayo sa part 2 next week. Maririnig po natin ang ating sariling mga Inspiradong Guro. Sila naman po ang magsasalita. Sila po ang magiging broadcaster natin sa susunod na linggo. Pakinggan po natin ang kanilang mga experiences next week. Nakakatuwa po ang aming chikahan at ang aming huntahan ng aming discussion na nagawa namin yesterday. So please watch that, watch out for that. Next week po yan. No? Sa ngalan po ni Ma'am Gretchen Nocos, ako po si Ma'am Zel Mike, nagsasabing isang linggo na naman po ng inspiradong pagtuturo sa inyong lahat. See you next week! Maraming salamat pala kay Sir June Apinado at kay Sir Mon Diaz dyan po sa studio. Maraming salamat! See you! Narinig mo ang inspiradong pagtalakay ni Teacher Zycel Mike at Teacher Gretchen Nocos patungkol sa pagtuturo. Kung may mga katanungan, suhestyon o opinion ka patungkol sa topic ngayong umaga, maaaring mag-text sa 0946-763-9858, 0929-359-4298 at 0915-931-7184 o magkomento sa aming Facebook page sa Care 104.3 DWAY-FM. Tumutok muli sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Inspiradong Guro.